And hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano naman natin gagawin yung ating terno nung pantulog na pajama. Yung ating pajama, ang gagamitin nating pattern ay yung ating existing pattern na ginawa nating simpleng short pambahay, garterized. Ayun. Yun lang po ang gagamitin nating pattern para makagawa tayo ng pajama. Kung gusto niyo pong makita yung ating part 1, part 2, para sa bago pa lang sa ating channel, meron tayong part 1, part 2, yung pang itaas niya, yung top. Nandun yun sa part 1 and part 2, yung paggawa ng pattern at pagtapas, pagtahi. Bali, nahandyan lang po yung link sa baba ng ating description. Kung gusto niyo pong tingnan, nahandyan lang po yun. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin magagamit yung ating pattern ng short para gumawa ng pajama at paano natin siyang tatahiin. Tara guys! Ito na yung ating gagamitin tela. Ayan, pinagharap na natin siya. Ito yung right side sa right side. Gagawin natin. Ito yung pattern natin ng short. Ayan. Unahin na natin yung ating back. Dito guys, kasama na kasi dito yung allowance natin sa lalagyan ng garter. Ayan, lagay na natin siya dito. Maglagay lang tayo ng sewing allowance kasi may dugtong tayo sa side. Ito yung small to medium nating pattern. Itong ating small to medium na pattern ng short, pang adult siya. Teka lang guys, lalagyan ko lang ng mark. Itong tapat na bewang ng back. Ayan, ito kasi yung sa front, meron siyang... Ngayon, susukatin ko lang mula dito sa ating marking ng bewang kung hanggang saan yung haba. Ito kasi, pasadya, ang sukat nilang haba ay nasa 32 inches. Ayan, 32 inches, magmamark tayo sa 32. Hanggang dito yan, sa kabila. Sa 32, mag-a-angle tayo na diretsong buhit. Ayan, dito guys, usog ko lang ng konti para makita. Ayan, dito yung 32, nag-uwi tayo ng papasok. Ito yung ating minarkahan sa laylay, diretso. Mula sa gilid, ipasok lang natin sa 2 inches. Magmarka tayo sa 2 inches. Tapos, sukatin natin yung mga 7 inches or 8. Inches dito kasi back to. Mamaya sa front, 7 na lang siya. Tapos, i-coconnect natin yan dito sa gilid. Sa gilid. Ruler lang tayo. Medyo mahaba. Para makunik na natin na dyan. Tapos yung sa ating gitna o sa ating punja, pwede tayong gumamit nito. Ayan, mula dito sa inertahan natin pa ako. Hanggang saan yan? Kasama na sewing allowance dito guys. Kasi yung pattern natin na hindi na yung sewing allowance. Ayan, ito yung ating magiging pwede na nating ikat. Dito guys, maglagay lang tayo ng 1/4 inch kasi may pacing ang ating laylayan. Tapos dito sa bewang, sakto na to para sa ating back. Diyan sakto na rin. Pati dito sa... dito susundan lang natin yung buhit na may 1/4 na allowance kasi nagpasobra tayo dito.
Kaya pagdating dito, lagyan din natin ng malamis. Ayan, may bak na tayo. Ngayon ang gagawin naman natin ang front. Ganun din kung ang sukat natin sa back mula dito sa ating guhit sa bewang. Ayan, may guhit tayo dito dahil yung allowance niya para sa garter itong guhit ito. Mula dyan yung saktong haba. Ito sinukatan natin kaninang 32 inches lang. Diretso dyan pababa. Guhitan ko lang guys, ito. Yung diretso, papantayin ko muna dito. Pantayin muna yan, pababa. Hanggang doon sa 32. Tapos, mula doon sa dulo, ito yung binaba natin. Para makita nyo. Ito naman. Kung hanggang saan, ito yung 32. Yan yung diretso, pababa. Dito, magpapasok lang tayo dito ng ano. Or magpapasok tayo dito ng mga 2 and 1/4 lang. Pareho na lang natin doon sa ano, sa back. 2 inches lang din. Tapos dito 7. Mas maliit ang front sa back. Dito yung sa 7, iko-connect natin yan dito sa may front na crotch. Ganun din ito, sa pinasok natin 2 inches, iko-connect natin yan dito. Sa gilid ng ating patay ng short. Tapos ito, iko-connect naman natin siya dito sa front crotch. Ngayon, pwede na natin siyang gupitin. Ayan, dito mag-allowance lang tayo ng 1/4. Dahil may pacing. Dito sakto. Dito sakto na lang. Ito yung ating pattern ng front. Meron na tayong pattern sa front at back. Ngayon yung piecing naman natin sa laylayan niya. Sa laylayan niya, kung gaano kalapad ito, compute lang natin para matansya na natin haba natin kailangan. Ito 9 plus 6 15. Nasa 15 or 16 yung haba na ating kailangan. Kukuha ko dito ng 16 para sure may sobra na siya. 16 inches hanggang dito. Ayan, gumula tayo dito guys. Ito lang ang kailangan natin. 16 15 lang. Ito 16 or 15. Ito yung ating kinat na 15 inches yung haba. Ayan, diklop lang natin. Tapos kukuha tayo ng dalawang 2 and 1/2 na lapad. Ayan, hanggang dyan.
2 in 1/2, 2 in 1/2. Saka natin gugupit. Ayan, meron na tayong pang pang pacing sa laylayan ng ating pajama. Ito yung ating bias. Meron tayong tira na bias doon sa ginawa nating top niya. Ayan, 1 inches lang ang lapad na pabias cut. Ang pabias cut, ito yung ating length, ito yung ating width. Ang cut natin ng bias cut pa ganyan. Ito. Pa-slide lang siya. Ito na siya, natapos na natin. Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano tatahiin. Ayan guys, dahil hindi na video, ito papakita ko na lang sa inyo. Ito yung pacing ng ating laylayan. Kung paanong kinabit natin yung pacing natin sa manggas sa ating unang video ng pangitaas, ganun din ito. Ngayon, bago natin siyang ikabit, isasara muna natin yung side close ng ating pajama. Ito kasi magkapatong pares yung front. Pag ihiwalayin natin yan, para kunin natin yung kapares niyang back, ito, ito sa kabila, ito dito. Yung side muna ang ating isasara. Ko muna siya guys, kung pinasadahan natin. Ayan, after natin siyang ma-edging, ito tayo sa wrong side, sa laylayan tayo. Ilalagay natin ito, nakaharap sa atin ang wrong side at wrong side nitong ating pacing. Ayan, ganyan. Tsaka natin papasadahan dito. Ayan, malalaman nyo dito ang back at front. Pag mas malapad yun ang back, tapat lang natin ng ganyan. Ayan. Ito yung back, ito yung front. Ngayon, itong tahi natin na tudugtungan, nakaharap siya sa back. Nakahawin siya sa back. Ihawin natin. Ngayon, mag 116 tayo dito sa wrong side. Ayan, nasa ilalim na sobrang tela, ilagay natin yan sa hawin natin sa ilalim sa wrong side. Yan, gagawin nung sa manggas. Ibabaligtad na natin siya na magkaharap na yung ating wrong side sa wrong side. Top stitch natin doon sa facing. Tapos yung sobrang telang nasa ilalim niya, iahawin natin sa ilalim ng facing kung saan tayo magta-top stitch. Ganyan na siya. Gawin din natin sa kabila. Ayan na siya, nabubuna natin. Pwede na natin itong isara. Isara natin itong leg niya. Dito. Simulan na lang natin sa laylayan. Ganun din dito sa kabila, sa laylayan din tayo mag-start. Ayan, i-edgingin muna natin ito. After natin siyang ma-edging, itong isa ibaligtad lang natin. Papasok natin siya dito sa isa. Ayan, pagtatapatin natin yung parehas punja. Yung kaliwat kanan, ayan siya. Isaan yung back, doon nakahawi yung ating tela na dugtungan. Mga sobrang start tayo dito. Ito yung dulo sa baywang. Sasara na natin yan. Papunta dyan sa ikot ng punja. I-jingin lang din natin siya guys. Pagtang siya ng garter, dito na tayo sa baywang. Mag-garter na tayo. Ang gagamitin kong tail, garter ay 3/4 inch. 3/4 inch, bali may allowance naman tayo dito na
1 1/2, kaya pwede tayong magdalawang tiklok. Mula dito sa dulo, sa dugtungan, hanggang dito sa gitna, sukatin lang natin yan. Magpapasobra lang tayo ng mga 1 1/2 inch. Ayan, mula sa gitna, 1 1/2 inch. Sakto na yan sa sukat ng ating bewang. Tapos dodoblihin natin siya. Kung hanggang saan, yun ang sukat ng ating garter. Bali, sasara lang muna natin siya. Sara na, ito, dito tayo mag-start sa back. Para huwag tayong mahirapan, pwedeng magtahi muna tayo dito. Mga 1/4 inch. Tapos ilagay na natin ito. Itong garter, hindi natin papasadahan ito. Ayan, itiklop na natin siya ng nakayakap sa garter. Iiwasan natin yung garter na matamaan para free yung garter sa pag-ihatak. Hindi siya maiit. Gusto nyo guys, isabay nyo sa pag-edging bago nyo pasadahan ng isip. Okay na siya. Ngayon, para hindi naman siya pumilipilipit yung ating garter, pwede rin ito pasadahan natin sa gitna. Ayan. Ayan na siya. Para wag pumilipit, papasadahan natin itong gitna. Itong gitna ng tinupian natin. Basta ano lang, siguraduhin lang natin pantay na yung ating garter. Pwedeng lagyan niya. O kung gusto niya naman, dito lang maglalak lang tayo. So, sa dugtungan, sa tapat ng dugtungan, sa back, at saka sa front. Ayan. Lalagyan na lang ako ng lock. Ayan. Kaya ginanyan ko na lang guys kasi baka sumobra naman ng luwag sa pagtahi natin ng pagitan. Yung garter kasi na ginamit ko medyo malambot. Baka pag pinasadahan ko yung gitna, lumuwag na siya masyado. Kaya nilako na lang siya dito. Pwede nyo siyang ilock dyan sa mga tapat ng dugtungan, sa gilid, para hindi na siya pipilipit. Ito, lalagyan ko yung pagbili sa tapat ng dugtungan. Ayan, ganyan lang siya guys. Thank you.